Ang sakit kasi lagi na lang niya ako biniiyak. Good morning, guys! Isang maulan at madilim na Monday morning. Actually, maulan. Teka lang, fasten your seatbelt. Wala, charot. Ngayon, papunta kami sa grocery para bumili ng mga ingredients ng aming bistek. Pagluluto ko ng bistek Tagalog ang aking asawa dahil papasok siya mamayang hapon. Kasi pinapabaunan ko talaga siya ng hot lunch. Tinitignan niya ako, so medyo natitense tayo. Anyway, kasi natataya ko eh. Bebe. Kasama doon. Walang hiya siya. Magluluto tayo ng bistek Tagalog. And so I've just decided na magluto na lang ako ng bistek. Akala ko nakabuto ka na. Mahal. Tinitignan niya ako. Natatensa ako pag tinitignan ako ng asawa ko. Medyo kilig. Charot. Mahal. So magluluto tayo ng bistek para sa baon ng ating mahal. Charot lang. Paulit-ulit tayo kasi naman. Huwag mo kang tingnan mahal. Mag-drive ka na lang. Good morning! Natundaw ka mo. Meron ba? Sabi niya may muta daw ako. Magkape muna tayo, syempre. Tim Hortons. Yung pasok sa budget. Alam niyo na yon pag Canadian ka, sangka pa, di ba? Lams na. Go na! Later. Ayan, dahil ready na ang mga sangkap natin, uumpisa na natin ang pagbabad sa ating meat. Ayan, unahin na ang calamansi or lemon, toyo, paminta, at ang susunod naman ay ang bawang. Ayan, pagkatapos natin mailagay, umpisa na natin itong haluin. Mas maigi siguro na gamitin natin yung kamay natin para sa paghalo, para lahat po ng karne natin ay magkaroon ng lasa. Ayan, pero dahil ako'y etchos lang, nag-chopstick ako, kunwari, di ba? And then yung oil kasi, ginagamit ko yan para mag-keep yung moisture dun sa karne. No. Two hours later.
So the same kawali, hindi ko na rin siya huhugasan. Bali, ilalagyan na natin yung beef natin. Gusto ko siyang lagyan ng a little bit of oil para hindi lang siya tumikit. Yung aking beef. Okay. So remember kanina, meron tayo natirang marinate yung sauce. So gagamitin ko na ngayon yun para panlasa. So brown na yung meat natin. I'm just gonna add up my